Awesome, no, what's up mga kabonsai? Welcome ulit sa channel ko, guys. So for today's vlog po, ito po yung part 2 ng vlog natin kung binibenta ko yung mga bonsai ko, guys. So ngayon, malalaman nyo naman kung bakit ko nga pa binibenta itong mga bonsai natin. Pasensya na kayo, maingay. Dahil kita nyo naman, ang lakas na naman po ng ulan dito sa amin. Nakapayong po ako dito ako sa garden. So ngayon po, yun nga, malalaman nyo kung bakit ko nga ba binibenta itong mga bonsai ko, guys. So ngayon, sabihin ko sa inyo kung bakit. Pero syempre, kailangan mo natin papasokin yung intro ko. Kaya intro, pasok! Pasensya na kayo. So yun nga, guys. Lakas na naman ulan dito sa amin, no? Ito nyo yan, no? Sobrang lakas ng ulan. Pasensya na kayo. Medyo against the light ata ako. Against the light, against the light. So yun nga po mga kabosay. Maraming nag-message sa akin. Maraming nag-comment. Maraming nag-chat sa akin. Yung mga subscriber natin na naging friends na natin sa Facebook. Silang lahat nagtatanong kung bakit ko nga ba daw binibenta itong mga bonsai ko. So ito pong dahilan mga kabonsai kung bakit. So kami pong dalawa ni Mrs. Kabonsai, siguro mga 5 years na kaming nagsasamang dalawa. May anak na kami, si Baby Kabonsai, si Nikki, 4 years old na po. So ngayon po nagpaplano po kami dalawa na magpakasal. Yan, yung pong dahilan ko talaga. Huwag po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Pero meron nagsabi, mag-a-abroad daw ako. Pero hindi po, hindi. So ang dahilan po talaga magpapakasal po talaga kami ni Miss Kabosay. Sana this year. Pero kung hindi aabot yung budget natin, next year mga kabosay. So kaya ko po binibenta itong mga bonsai natin. Gusto ko pong makaipon ng pera na panggasto sa kasal. Dahil ang plano ko po lahat po ng gagastusin sa aming wedding o sa kasal namin o sa aming pag-iisang dibdib mga kabosay ay manggagaling po lahat dito sa aking mga halaman. Yan. Parang remembrance na rin at saka para masabi natin na merong naging bahagi itong mga halaman ko o mga bonsai ko sa aming pag-iisang dibdib o pagpapakasal. O siya ay naging parte. Yan. Mga hobby natin naging parte ng naging dahilan kung paano, kung bakit matutuloy ang kasal namin ng dalawa. So yun po ang plano ko mga kabosay, na lahat po ng gagastusin sa aming kasal dito po manggagaling sa aking mga halaman, sa aking mga bonsai na yan mga kabonsai. So kaya po lahat po yan dinidispose natin para fundraising, para makaipon, guys. So may nagsasabi sa akin na ayoko na bang magbonsai. Hindi po ganun, guys. Hindi po natin pwedeng itigil ang ating hilig o hobby natin o ating passion sa bonsai. So gusto ko lang na maging katulong itong mga halaman ko sa aking plano o sa plano namin dalawa ni Mrs. Kabosay na makapagpakasal sana ngayong taon. Pero kung hindi, kahit next year siguro, guys, pipilitin namin na makapagpakasal kasi medyo matagal-tagal na rin kami nagsasama, guys. So yan po ang dahilan kung bakit ko po binibenta yung mga tanim ko, guys. So ngayon po, sana po matulungan ninyo ako na makapag-ipon. Makapag-ipon po na pampakasal namin dalawa ni Miss Kabonsai. Ito pong mga halaman natin. Yan. Kaya po ibibenta natin itong yan po ang plano ko na lahat po nagagasun sa kasal namin na dito po manggagaling sa mga bonsai natin. Pasensya na ko, medyo against the light ata. Ba't yan? Nanganap ako ng presyo maganda eh. Yung iba po, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako titigil sa pagbabonsai.
Hindi pa ako titigil sa pagpa-vlog. Tuloy-tuloy po yan. Siyempre, gusto ko rin matulungan yung mga ibang kasamahan natin na bonsaista. Yung mga ibang gusto magbenta. Huwag po kayong mag-alala. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga garden visit sa inyo. Gagawin pa rin natin yan, mga kabonsai. So, priority ko lang ngayon matuloy yung kasalamin ni Ms. Kabonsai. Sana po ngayong taon, mga kabonsai. O, so yun guys. So, lahat po ito. Lahat ng halaman ko na nandun sa garden. Lahat po yan pambenta natin para makalikom, makaipon ng pampakasalamin ni Ms. Kabonsai. So, yun guys. Huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Hindi po ako titigil sa pagbablog. Hindi ako titigil sa pagbabonsai. Tayo po ay mag-iipon lang para may magamit tayo sa pagpaksal. Sana po ay matulungan ninyo ako guys. Sana po ay maging parte kayo ng magandang kaganapan na mangyayari sa amin ni Mr. Bonsai guys. Kaya lahat po itong mga alaman ko, pandispose po lahat yan kung may magustuhan kayo. Kaya yung mga malalapit po dito sa area ko, kainta, ipasyal po kayo dito sa garden ko. Dahil marami po ko dito mga materyales, ang karamihan ko kasi dito guys, mga materyales. Kaya yung iba dito hindi naman ganong kamahalan. Pero yung mga sampalo ko na yan, medyo magandang presyo ng mga yan, mga kabosay, kasi matatagal sa akin. Marami ang order out Taiwan, maraming tugas dyan mga kabosay. Itong mga tawag dito, mga bignay pugo na yan, lahat ng kontraso, pambenta rin natin yan. Gaya yung sinabi ko nung nakaraan. So ngayon po, yan po yung dahilan kung bakit ko po binibenta. Kasi maraming nagko-comment sa akin, maraming nagchat-chat. Iiwanan ko na po ang pagbobonsai. Hindi po mangyayari yan mga kabonsai. Nandiyan pa rin ang hilig natin sa pag-vlog, hilig natin sa pagbobonsai. Kaya huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po iiwan ang pagbobonsai guys. Invited po kayo lahat sa kasal ko. Sana matuloy this year. Sigurado maraming tayong mga kabonsai na tutulong sa atin. Kaya mga kabonsai natin dyan, malalapit, pasyal po kayo sa garden ko. Sabi nung iba, mag-a-abroad daw ako Hindi pa po, wala po tayong hindi pa natin naisip yung mga abroad-abroad. Tayo, dito lang tayo sa garden natin guys. Lakas ang ulan, sobrang lakas naman po ng ulan dito. So, ikutin mo yung camera guys para mas makita nyo mga halaman natin. Yun, medyo against the light kapag naka, pero maganda ngayon, So, yun guys, sobrang lakas na naman ang ulan dito sa amin sa Kainta. So, kaya po ang title nitong vlog natin ito, bakit ko nga ba ibebenta itong mga bonsai ko? So, yan po ang title. At nasagot ko na po yan sa inyo. Yan po ang dahilan. Sana po matulungan ninyo ako. Yan. Makapag-ipon para sa aming kasal ni Mrs. Kabosay. Matagal na namin pinilano, pero sana matuloy ngayong taon. Pero kung hindi abutin ng budget, baka next year yan mga kabosay. Napag-usapan namin na ang gusto ko lahat ng gagastusin namin sa kasal nga namin dito manggagaling po sa mga halaman natin, sa mga bonsai natin. Para masabi natin sa sarili, masabi ko sa sarili ko na nakapagpakasal kami ng asawa ko dahil dito sa hobby. Sa hobby ko na bonsai, sa hilig, yan. Tsaka sa pagbablog din natin mga kabosay. Bumabahan na din sa garden ko guys. So guys, yung mga bago lang na mag-subscribe, itong mga rep na yan mga kabonsai, ayan pa. Doon sa iba alam na nila yan kung bakit may mga rep dyan. Yan po nag-aalaga rin po kasi ako ng mga gapis na isda. May mga rep yan. Dyan po ang breeding ko. Breeding yan. Diyan sila pinaparami sa rep na yan. Takas ang ulan. So shout out kay paring Christian Porto, shout out kay Sir Conan Doyle, shout out kay Ma'am Jerby, shout out kay Sir June Flores, shout out po sa inyo lahat dyan. Sa isang araw gagawa ko ng vlog na shout out naman guys para sa inyo. Hindi talaga ako makapag-vlog ng iba kasi lagi pong umuulan dito. Pupunta sana ako kay paring Rico sa Tanay, shout out kay Rico sa Tanay. Makapag-video doon, makapag-hunting. Wala, hindi natin kaya makapag-hunting kasi mahirap umakyat sa bundok kapag ganitong umuulan. Alaga ko si Macho, ayun Macho! Kumbasa na siya. Marami po tayo mga lahat ito pang benta po natin. Kaya mas gusto ko po na pumasyal kayo dito para
pag may nakuros ng daan kayo, saka natin malalaman, mapepresyohan ko sa inyo kung magkano mga kabosel. Shoutout kay Kuya Danny, tsaka kay Ate Bergy, dyan sa UP. Sa isang araw, pasyal ako dyan sa UP. Sa ulan. Kaya makaalis. So guys, ayan yung mga Bignay Pugo. Ayan, galing kay Rico yan. Next na vlog. Ngayon, sa pasunod part 3, malalaman nyo kung magkano mga halaga nyan. Kahit yung mga yung mga banya na yan. Pambenta na rin natin yung mga banya na yan. Kaya, sobrang lago na rin, sobrang siksika na rin dito sa garden ko guys. Kaya tama rin yung magbawas tayo ng konti. Tawag dito kamuning bilog yan. Sa ulan. O so yun guys. Sana po nasagot ko ang inyong katanungan kung bakit ko nga ba binibenta itong mga halaman natin. So yun guys, yun nga, nalaman na ninyo, sana po matulungan ninyo ko para madispose itong mga halaman ko, may benta natin itong lahat para makaipon po tayo sa para may magamit po kami ni Mrs. Camosa sa aming pag-iisang dibdib na sana po matuloy this year, pero kung hindi man, next year, pero yun po talagang plano, kaya nagbibenta ko itong mga halaman natin mga Camosa. So yun guys, simpleng vlog lang to. Hindi pa tayo makapag-vlog ng iba dahil lagi po umulan dito sa amin. Yun nga po, pasyal kayo dito sa garden. Sa lahat ng malalapit, pasyal po kayo dito sa garden. Para tawag dito, yan. Basa din camera ko. Wait lang. Tuluan. So yun guys, ganito na po yung vlog natin. Siyempre maraming salamat pa rin po sa patuloy na sumusuporta sa channel ko, OLTB Mix Vlog. At kung hindi pa po nakapag-subscribe, please po pakisubscribe yung channel ko, pwede pinot ng notification bell. At syempre, pipindot nyo yung all para updated po sa Ratang Bossa Vlog, syempre, nilalap sa ating mga kabosa. So, yung guys, hanggang dito na lang po, stay safe, syempre. God bless us all po mga kabosa. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ngayon pa lang po, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Thank you.